Nung unang panahon, bago pa dumating ang mga mananakop, malakas ang paniniwala ng mga tao sa mga elemento. Kaya na lang ng kapre. Sa bayan ng San Benito, itim ang pangalan ng kapre na ninirahan sa malaking puno ng mangga. Nararamdaman siya ng mga matatanda. Pero sa mga bata lamang siya nagpapakita. Bilang sa mga bituin sa langit. At sila ang nagmamatsyag at nagbabantay sa mga kagubatan. Talaga po? Oo, pero nang minsang... Ay, Bujong, tuloy. Inakwentohan ko mga kaibigan. Pero nung minsan na mag-away ang mga puwersa ng liwanag at dilim. Hindi sila kumampi sa kahit na sino o anuman. Kaya sila'y ipinatapon sa lupa upang dito magbantay ng kalikasan. Dito sa San Benito, binibigyan ni Itim ng kabuhayan ang mga tao dahil inaalagaan niya ang mga malalaki at matatamis na bunga ng punong mangga. At nang minsang dalawi ng bayan ng malaking dilubyo, hinarang ng malaking puno ang malakas na hangin at ulan. Sa tulong ni Nino. Ni Itim! Tumpak! Galing! Super! Sabi din po ng teacher ko, hindi po totoo ang kapre. Nauso daw po nung dumating ang mga Kastila. Pangakot po daw nila sa Pilipino. Galing naman ang guro mo. At sabi pa po ng teacher ko, ginamit na din po ng mga matanda. Para po, takutin yung mga bata. Para po umuwi na maaga at hindi maglaro sa gabi. Ang talino mo talaga, Bujong! Lo? Ikaw at ako na lang kaya inagay ko sa family tree. Tayo na lang po naman yung magpapamilya po eh. Kasi bakit ba ayaw mong sagutin ang nanay mo tuwing tumatawag sa sayo? Budyo nga po, yung nanay mo nagtatrabaho sa Hong Kong. Nagtatrabaho siya para sayo. Nang iwan siya ng tatay mo, eh, hindi ko na mapigilan yung nanay mo. Pag-usapan na lang po natin ito bukas. Antok na po kasi ako eh. Umasok ka na dun, humiga ka na at magliligpit lang ako dito ha? Ako na magliligpit nito. Okay po. Ano po? Gusto mo kwentuhan kita? Ha? Tungkol po kay Itim? Hindi. Tungkol naman sa pakikipagkaibigan. May isang batang lalaki. Lagi siyang naiiwang mag-isa sa kanilang bahay. Isang gabi, nagpakita sa kanya ang isang kapre. Pero hindi siya natakot. Kaya natuwa ang kapre sa kanya. Magmula noon, naging matalik silang magkaibigan. Ngunit isang araw, sinunog ng taong bayan ng puno
At magmula noon, hindi na nakita ng bata ang kaibigan niya. Kasing maniwala kay Itim. Ayan, nasample lang katuloy. Basta po, Lo! Sige na po! Ibabanin na po ako! Lo! Sige na po! Natatakot po ako! Bukuha ka pa yung mangga? Aralin mo! Pwede ka bumaba dyan! Sige! Ayaw ko, Lo! Nakatakot po ako! Ay, kumalma ka! Kumalma ka! Dandan! Salamat po! Salamat! Oh, kain niyo yun? Nakakita ko sa malang puno. Ha? Kain niyo? Ha? Ha? Weh, kung ikaw talaga umakyat doon, ba't di ka marunong bumaba? Ang sabihin mo, kinuha ka lang ni Itim. Hoy, hindi kaya! Hoy, hindi! Hala, si Itim! Sir Max, napadaan kayo. Ano ba atin? Titignan ko lang itong lugar. Papatayo ko na kasi yung subdivision dito sa San Benito. Sayang naman yung lupain na to na pinamana sa akin ni Papa. Sa buti ng pagkakataan. Subdivision, kamo. Wala kaming natanggap na abiso tungkol dyan. Abay, hindi namin alam yung plano niyong yan. Malaking problema to, sir. Hindi ko na ako kasalanan kung hindi kayo nakikibalita. Nakakasa na po ang lahat. Mag-umpisa na kami agad-agad. Sige, oh. Tutusin naman eh, maganda naman ang plano ni Sir Max. Maliban sa subdivision, eh gagawin niyang urbanisado ang lugar. Ang ibig sabihin nun, magkakaroon tayo ng trabaho. Maraming trabaho. At magbibigay ng pera si Sir Max sa bawat bubong na masisira. Eh makakabuti sa atin ito at makakabuti rin sa San Benito. Kaya yung mga pumapayag, eh, ilistan nyo na ho mga pangalan nyo rito nang ma-request natin agad ang mga pera ninyo. Hindi ganyan kasimple yun. Ano mangyayari sa San Benito pagkatapos? Pagkatapos ng subdivision, ano? Magtatayo sila ng mall? Puputulin nila lahat ng mga puno? Abay, huwag sana nating kalimutan si Itim. Siya nagsalba sa atin lahat. Huwag natin siyang talikuran. Lolo Ben, 2040 na. Yung kwento ni Itim, eh panahon pa ng kopong-kopong. Kasama yung kinatitirikan ng bahay nyo sa lupang masasagasaan, pwede nyong presyohan ng doble o triple. Eh hindi nyo kailanman kakailangan o kikitain yung perang ganong klaseng pera. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi siya pumapayag. Hindi niya gusto ang plano. Sir Max! Sir Max! Nakausap ko na ho sila. Ito ho yung mga listahan ng mga pumirma. Maraming salamat at pinadali mo ang buhay ko, Kapitan. Nga pala, balata ko na sa'yo. Pauna pa lang yan. Maraming pa susunod dyan. Huwag ka na rin mag-alala sa munisipyo. Nabigyan ko na si Mayor. Salamat to, Sir Max. Ako na ho bahala sa mga kagawat at mga tanod dito. Eh, kaso may problema. Si Lolo Ben, hindi pumirma. Wala naman siya magagawa. Kailangan rin niya umalis. Unahin na lang natin itong paborito niyang puno ng mangga. Tingnan natin kung makapalag pa siya.
Alex. O yan. Nasa kasunduan na yan. Pumapayag kayo, ha? Magsulat. Ipapanotaryo ko yan sa munisipyo para siguradong legal at walang lakuan. Oh, yung mga hindi pa nakakapila sa labas, pumila na kayo. Hali na kayo, sige. Kayo rin mauubusan. Pa? Pa? Oh, ayala, anak. Ba't nangubas ka yung sasakyan? Tapos na ako dito. Hahanapin ko lang po sana si Bujong. Magpapatulong po ako paggawa dito sa asanin ko. Ah. Ah, sige, sige. Pero mabilis ka lang dun, ha? Apo, pa. Gamot para sa asma, lagnat, at ubo, at kung ano-ano pa. Ah, yun pala yung sinasabi ni Ma'am. Oh, hindi ka kasi nag-iingat. Joe, galit ka ba sa akin? Gagalit ako sa papa mo. Inaawin na kasi lolo ko. Ha? Huh? Bakit? Pinapaalis na kami dito ng papa mo. Kasi gagawa doon siya ng subdivision. Si papa naman yun. Hindi naman ako. Tsaka, huwag ka na magalit. Kung aalis ka, edi lalayo ka na. Wala na magtatanggol sa akin sa school. Wala nang tutulong sa akin sa mga assignment ko. Wala na akong best friend. Kahit anong mangyari, best friend ko pa rin ikaw. Promise? Promise! Anong scientific name ng Nara? Nara, Trachypus indicus. Eh, yung mangga. Mangga lang, hindi mo pa alam. Magifera indicia. Ang galing-galing mo talaga, Bujong. Perfect mo na naman yung quiz natin. Diskarte lang. Ay, alis na pala ako. Baka hinahanap na ako ni Papa. Oh, sandali. Andali naman. Dapat ikaw naman sumagot sa mga tanong ko. Isko na lang natin ituloy. Papagalitan pa ako ni Papa eh. Tinap, bye-bye. Oh, sige, ingat ka. Jung! Alitap-tap po! Ano yun, Ella? Ella! Ayan. Uli niyo yung matandang yan. Sigurado ako siya kumuha sa anak ko. Abe, saglit, Sir Max. Kapitan, wala akong kinalaman dyan. Bakit ko naman itatago si Ella? Ikaw lang naman ang galit sa akin sa lugar na to. At ikaw na lang ang hindi pa pumapayag. Ngayon, aminin mo na kaya mo kinuha si Ella ay dahil ayaw mo matuloy yung pagpapatayo ng subdivision. Kapitan! Tulungan niyo ako! Nawawala din ang mga anak ko, Kapitan! Parang awa niyo na! Hindi ko sila makikita, Kapitan! Nakikita ko na si Dang, si Flavio, andun si Ella. Dito! Nasa kaubat. Bukas na bukas din. Puputuloy natin ang lahat ng mga puno ito para mahanap natin si Ella. Ang sinabi ko, ha, huwag ka lalayo. Eh, hindi natin alam ang gubat paggabi. Mas malaro si Itim paggabi. Lo, pwede po ba natin huwag ng pag-usapan si Itim? Hindi naman po siya totoo, eh. Ang batang to.
anak to? Bujong! Bujong! Bitawan mo ako! Lalo! Lalo! Sa mga kapre. Takot ako, Bujong. Ako bahala. Ano? Sabi, oh, tunungan mo kung tanggalin yung tali. Halika, tingnan niyo, ha? Sige. Dadahan. Sige, sige lang. Wait lang. Mabuti sa kanyan. Para hindi niya tayo mahabol. Sige na, halika na. Dito. Kaya bilis-bilis. Bilis. Oh, Ella, dito din tayo dumaan kanina. Bilis, dun. Sige, bilis. Ella, ako. Saba tayo. Saba tayo. Saba. Didikaw na tayo. Kumain lang kayo ng kumain. Tama si Lolo. Mabait ka po. Saan po nang galing yung mga sugat nyo? Sa tuwing may napuputol na puno sa gubat, ako'y nasusugatan. Kapag nawala ang mga puno, ako'y mamamatay. Ako, sabi po ni Sir Max, puputulin niya po lahat ng puno sa San Benito. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang mga puno sa tao. Uy, Bujong, tanggalin mo muna yung balat. Ay, oo nga pala. Saging, akala ko pakban. Sobo na sobo. Di tumitingin. Wow! Ang ganda naman dito! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda pala dito. Bakit kapag pumapunta sa San Benito? Nakakalungkot pag wala kang kasama. Mas masaya ako pag nakikita ko ang mga tao sa labas. Kaya gusto ko sanang lagi makipaglaro sa inyo noon. Kaso alam ko natatakot kayo sa akin. Kaya di na lang ako nagpapakita. Tara, laro na lang tayo! Itim, ikaw ang taya! Nagbago ka na ba?
Itim! Hindi mo na ba mahal ang San Benito? Nasaan na ang apo ko? Ibalik mo na si Butchong! Ibalik mo na! Kaya ako kinuha si Ella para di na ituloy ni Max ang pagputol sa mga puno. Pero mali yata ako. Dahil lalo siya nagpursige nang gigitin sa pag-ubos ng aking mga puno. Ella, may ka lang ba? Ella! Gagaling na ba siya? Pinainom ko na siya ng halamang gamot. Pero wala pa rin nangyari. Nagkakahika pa rin siya. Dahil sa usok ng sigarilyo mo. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na makakasama pa na sa kanya. Tigilin mo na kasi yan. Sabi ng teacher ko, masama daw yan sa kalusugan. At masama daw yan sa kalikasan. Maswerte si Ella at ikaw ang naging kaibigan niya. Parang kapatid ko na din siya. May naging kaibigan din ako dati. Kapatid din ang turing niya sa akin. Kahit ako isang kapre. Pinagtatanggol niya ako lagi. Ganon din ang ginawa ko sa kanya. Kaibigan niya ang mga puno. Kaso, naghiwalay kami ng sinunog, ang bahay kong puno. Matagal bago ko nakahanap ng tirahan. Nung may nahanap na akong tirahan, lumaki na siya at tumanda. At di ko na kaya magpakita sa kanya. Parang narinig ko na din yung kwento niyan. Nanimiss mo na din siya. Dahil nawala ng maraming puno, ang dating hindi binabahan ng bayan ng San Benito ay nadilubyo. 100 pamilya ang nawala ng tirahan. Siksikan ngayon ang mga tao sa public elementary school. 3 araw nang nawawala ang mga bata. Ay, hindi ko na ako alam kung anong gagawin ko. Hindi po ako makakain. Hindi ako makatulog sa tabi. Hindi ko na po alam po anong gagawin ko. Butchong! 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 Lalaban! Lalaban! Ano na yan, sir? Inin po natin siya sa ospital. Ella! Ella? Pa? Sabi ko na nga ba, matandang yan ang pasimuno dito. Kakasukatan ng kidnapping. Buo na ang loob ko. Babalik ako dito at papayalisin ko kayong lahat. Sir Max! Opo! Maraming salamat. Matagal na tayong hindi nagkikita, kaibigan. Pero alam ko nandiyan ka lang. Alam ko rin, hindi ko na ipagtanggol ang tahanan mo. Pero ngayon, hindi na ako makapapayag. Butchong! Butchong, ano nangyari sa'yo? Butchong? Butchong nga po. Butchong? Ben, maraming salamat at hindi ka pa rin nakakalimot. Ikaw pa rin ang batang Ben, ang matali kong kaibigan. Kaibigan ito. Matagal ka tayo nihintay. Akala ko galit ka sa akin eh. Akala ko,
Akala ko hindi ka naman yung magpaparamdam sa akin, kaibigan. Ano na? Sige na! Simulan nila! Huwag mong gagalawin ang puno! Kamakailang tanda, punong-puno na ako sa'yo. Hindi pa tayo tapos sa pagkawala ng anak ko. Kung meron man dapat sisihin sa pagkawala ng anak mo, ikaw yun! Kinuha ni Itim yung anak mo kasi gusto niyang ipakita sa'yo na mali yung ginagawa mo na pagputol sa mga kahoy. Sino Itim? Yung kaibigan niyo, kapre? Hindi ba dapat takot kayo sa maligno? Hindi si Itim ang dapat katakutan, kundi ikaw. Yung mga maligno! Kayo ang nakakatakot! Sinisira niyo ang kaligtasan! Wala kang respeto! Magbabayad ka! Bujong! 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 Pag na ako, hindi ko na puputulin ang puno. Talaga po. Totoo po. Siguro, sama na lang natin sila sa mga bagong plano dito sa subdivision. Yung mga gusto manatili, pwede silang tumula dito. Pero hindi ko na puputulin ang mga puno. Balik ka na. Ella, sana pag nakita mo tong mga puno, sana mag-best friends pa rin tayo. Oo naman. Promise? Promise. Tara na.